Bumarangkada sa pinakamataas na level sa mahigit 2 taon ng inflation o ang tas ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin at serbisyo. Ang pangunahing dahilan, ang pagsipa ng presyo ng mga pagkain. Nasa frontline ng balitang yan si Dale De Vera. Aminado ang tindera sa palengke na si Malu na hirap sa pagkasahin ng 200 pesos kada araw para sa pagkain nilang mag-asawa at apat nilang anak. Imbes na makabili ng masustansa at masarap na ulam, puro pagtitipid ang kanyang ginagawa. Bumibili lang ako ng konti-konti lang, kung ano lang yung kasya. Pinagkakasya ko lang yung 200 ko sa loob ng isang araw. Sobrang hirap talaga po ngayon kagawa ng ano eh. Sa pandemic ngayon, ang hirap kitain ng pera sa ngayong panahon na to. Tulad ng marami nating kababayan ngayon, apektado si Malu sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa huling tala ng Philippine Statistics Authority, pumalo sa 4.7% ng inflation rate o ang antas ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin at serbisyo noong Pebrero. Mas mataas ito mula sa 4.2% noong Enero. Ito na rin ang pinakamabilis na inflation mula noong January 2019. Ayon sa PSA, tumaas sa 7% ang annual inflation sa food items. Noong Enero, 6.6% ang antas na ito. Ang karneng baboy, nasa 20% ang pagsipa ng presyo. Nasa 5% naman ang pagtaas ng presyo ng mga isda. Naitala rin ang pagtaas ng antas sa transport costs. Paliwanag na ekonomista na si Nicolas Mapa, supply issue ang dahilan ng pag-arangkada ng inflation, lalo pa at patuloy pa rin ang African swine fever sa bansa. Anya, short-term solution lamang ang pag-angkat ng mga karne. Mahalaga pa rin daw na mas masuportahan ng local hog raisers. I think the key issue here is kung ma-address ng authorities yung supply side issues, di ba? So kung hindi talaga, kung pinabayaan nila yung African swine fever problem, baka patuloy-tuloy talaga yung increase. Issue rin sa supply ang nakikitang dahilan ng ekonomistang si Ronilo Balberan ng University of Asia and the Pacific. Sa programang Business World Live ng One News, sinabi ni Balberan na posibleng nakaapekto rin sa pagtaas ng mga presyo ang mga umano'y hindi malinaw na impormasyon tungkol sa supply at demand ng mga bilihin. The one that exacerbates this particular inflation is actually the information asymmetry. So we really don't know what's happening in the middle. So what's really driving this particular cause, and that's why this is driving the government to impose all these price freezes, no? So because we don't know what's happening. Kumpiyansa naman ng Bangko Sentral na pansamantala lang ang mataas na inflation. Si Presidential Advisor on Entrepreneurship, Zoe Concepcion, naniniwalang ang pagbubukas palalo ng ekonomiya tulad ng pagluluwag sa mga mall ang solusyon sa pagbango ng ekonomiya. I think what we have to do is to bring back consumer spending, and that relates to the whole economic activity. Nauna nang sinabi ni Pangulong Duterte na posibleng luwagan na niya ang kasalukuyang quarantine restrictions oras na magkaroon ng stock na 2 million COVID-19 vaccine shots ang bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Dale De Vera, News 5. Para sa mga balitang dapat niyong malaman, tumutok lang sa Frontline Pilipinas alas 6 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa TV5.